Dito sa paglalakbay namin, may nadaanan kami na isang uri ito ng kahoy o ano pa man ito, na ito ay pinakasikat sa buong mundo. Oo, napakasikat nito sa buong mundo. At walang hindi nakakakilala nito. Ayan o. Oh. Yan, yan buhay o. Oh. Yan, parang ipil yung dahon niya. No? Tapos, pag pinalo mo daw ito sa mga maligno, sa mga engkanto, ay talaga naman o. Oh. Ayan. Pero kung itry siguro natin itong ipalo sa kay Jonathan, baka sakali ay tumino siya. Oo. Yan. Oo. Alas 12 ng ating gabi, ginising ako niyan. Ang lupit. Yung mga biglang lumulutang sa gabi na kakaibang nila lang ba? Yung nakakatakot ba? Eh, takot pala yung aswang sa bagat. Di ba? Wait, wait. Good morning, good morning, good morning sa inyo lahat mga kawaki. Ngayong umaga, ayan, nakikita nyo sa aking unahan, si Kahimas TV at si Bagat TV. Ito, binabaybay namin itong kahabaan ng kalsada na to kasi maligo tayo sa ilog mga kawaki. Grabe, oh. Tignan natin kung anong klaseng eksena mayroon tayo doon kasi ang itong mga kasama na ako yung aming libag makunat-kunat na. Oo. Kay dalawang araw na kaming hindi nakaligo. Grabe palang hirap ng tubig dito sa lugar nila. Kaya ngayon maligo kami sa ilog. Kasay dito. May tubig yan. Yung may itong may ano itong may kubo diyan na lutuan namin ng lutuin. Pagdating doon sa taas, wala ka nang makukuha ng tubig. Eh wala naman mataas yun eh. Paano ka magkaroon ng tubig doon? Ayan diyan. Ay, may tan. Diyan daw. May tubig diyan. Oo. Ako, anong gagawin natin? Eh yung expert na nagbabao ng kailangan oo. Ibig sabihin maglalagay tayo dyan ng tinatawag water pump na water di kuryente. Di kuryente. Oo. Eh si Kahimas, marunong pala yan mag-sikat. Marunong? Oo, marunong! Hindi mo ba alam na contractor yan? Expert yan? All around kaya yan? Oo. Palagay mo, kayang itulak doon yung tubig. Kasi ganito ang payo ko sa inyo dyan. Kung yan ang anuhin natin, kung yan lagyan natin, set up natin yan. Yung jetmatic na gaya nung kaliit na nakita natin kahapon. One horsepower lang yun eh. Oh, i-safety yan dyan. Ang okay, mangyari, maglagay tayo ng pinaka-tanki. Ganyan, taas. Oo, mataas. Pagkatapos dun sa ibabaw ng tanki, maglagay naman ulit tayo ng isang jetmatic. Siya naman mag-supply dun. Ganun ang datingan. Para lang masyado naman yata magastos yung gusto mo mangyari. Hindi naman siya hirap magtulak galing pa sa ilalim para itulak niya yung tubig dun. Taas. Ganun ba? Kasi kung dito galing sa ilalim, tapos itaas niya, talagang mahirap na mag-akyat ng tubig dun. Pero hindi ka galit niyan, boss? Hindi. Hindi pa ako galit niyan. Ay, mayaman naman ito. Mayaman naman yung mag-heat up ng tubig. Ito yung antigong mangga dito. Ano pa ng mga ato? Ano? Alin? Yung mangga na malaki. Antik na mangga yan? Antik na mangga kasi maraming nakatira na antik daw. Mga kawakiwa. Bunga nga pala. Ayun, maroon. Maroon namang ayun. Bago pa lang pala magbunga ngayon ang mangga. Yan. Ayan ang bulaklak o marami oh. Ah, oo. Ayong... Pero may ilan namang malaki ngayon. Pero yung mangga na yan, matagal talagang hindi namunga. Nagtaka na lang kami na namunga na eh. Yun, hindi namumunga yan. Ayun. Ilang taon na yan na. Mga kawaki, ay dito sa paglalakbay namin, may nadaanan kami na isang uri ito ng kahoy o ano pa man ito na ito ay pinakasikat sa buong mundo. Oo,
napakasikat nito sa buong mundo at walang hindi nakakakilala nito. So wag na natin patagalin, papakita ko na sa inyo yung kakaibang kahoy na sikat sa buong mundo. Eto siya, mga kawaki. Ayan. Kita nyo? Ito yung pinulupot ng mga Hudyo sa ulo ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba napakasikat, mga kawaki? Ang tawag dito ay Amorsiko. Tama. Tama ba, Kahimas? Amorsiko yan. Yun. Ang kasama ko dito si Kahimas. Ano? Yan ang Amorsiko. O kaya may isa pang katawagan sila dito, Aroma. Tama ba? Aroma. Ano, boss? Tama ba, Aroma? Aroma. Oo. Yan. Yan ay pinupulupot. Ipulupot mo nga. Ah, tapos ilagay mo sa ulo mo. Sige, palupot mo muna. Alright, tumatalab na. Ayan, ayan. Ayan, ganyan. Oo, palupot ganyan. Huwag na, ayan. Palupot mo nga sa kalagay sa... sakit. Ayan. Talagang, hindi pa man po sa ulo mismo nakatama ang mga tinik. Napakasakit. Sa mga damit. Sobrang sakit na po. Oo. Lalo pa yung ginawa nila kay... Panginoong Hesus. Panginoong Hesus na... koronahan ka ng ganitong napakatutulis na tinik. Ayun. So ayan, mga kawaki, Amorsiko pong tawag dyan. Ang daming puno niyan dito. Ayan o. Yan, yan buhay o. Yan. Parang ipil yung dahon niya. No? Tapos ito, ang yung pinutol na nila, kaya ayan o, natuyo na siya. Amorsiko po yan. Ah, mga kawaki, ang Amorsiko na klase ng kahoy, itong napakaganda pamalo. Sabi ng mga nakausap ko, mga abularyo, abularya, quick doctor o ano pa man yan, ay pag pinalo mo daw ito sa mga maligno, sa mga engkanto, ay talaga naman, oo. Ayan. Pero kung itry siguro natin itong ipalo sa kay Jonathan, baka sakali ay tumino siya. Oo. Yan. Oh. Mga kawaki, try po natin ngayon gumawa ng kurunang tinik. Ayan. So yung Amorsiko. At ito yung ginawa ng mga Hudyo, kuruna, nung ang Panginoong Hesus ay kanilang dinakip. Yan. Dinakip nila at nilagyan ng kurunang tinik. So itong Amorsiko pala, sadyang ibang klase. Napakatalim pala ng kanya, mga kawaki. Ng kanyang mali. Aray. Uy. Grabe. Oo. Napakatalim ng kanyang tinik. Ibang klaseng tinik siya. Parang matalim pa siya sa pako. So ayan. Try natin gumawa ng kurunang tinik. Ayan. Si Kahimas, ang ating photographer ngayon, ay dumidistansya kasi pag pumipitik pala ito, grabe. Oo. Ayan. So ayan, ayan siya, no? Ang ginawa nila doon sa Panginoong Hesus, makapal yun eh. Dubli ba? So siguro ganitong ginawa nila. Ang sakit pala pagka natunok, natinig ka. Oo, sakit. Ang sakit siya, parang makamandag siya, mga kawaki. Oo. Oh. Ayan. Tala. Saka pala natin. Ayan. Grabe, napakasakit pala nito. Oo, oh, mga kawaki. Ang sakit pala ng tinik nito. Pag matinik ka pala nito, parang may kamandag siya. Mga kawaki, oh. Nadaplisan nga lang itong daliri ko eh. Pero masakit siya, oh. Kumbaga, daplis pa lang yun. Nako. Oo. So, ayan. Mga kawaki, ano. Ayan, medyo makapal na. I-try lang natin. Wala namang ibig sabihin to, mga kawaki, ano. Gusto ko lang makita kung gaano ka talaga ka... So, ito yung ginawa nilang kurunang tinik, mga kawaki. Oh, grabe, oh. Ano sa palagay nyo? Ngayon, mga kawaki, kung mayroon pa kayong ibang katawagan dito sa ganitong klase ng kahoy, pakikomment nyo na lang yan.
nang malaman din natin kung anong tawag niyo diyan sa lugar niyo, no? Kasi dito sa lugar, sa bansa natin, iba't ibang salita mayroon tayo. Paki-comment na lang, mga kawake. So ayan, tuloy tayo. Ay, mayroon pa pala isa dito akong napapansin. Itong tinatawag na sentimento dun sa amin sa may probinsya. Itong damo na ito, sentimento ito, ha? Yan. Parang ang bulaklak nito, kulay blue na parang kuwan ng elepante, parang ganyan siya. Ay, ito na nga, oh, meron tayo, makikita. Oh. Ito ay number one antibiotic. Yan. Kasi nung masugat yung kamay ko noon, napakalaking sugat ko. Ay, nandito pa nga, oh. Ito pa yung sugat ng kamay ko, mga kawaki. Ayan, oh, makita niyo yan, oh. Yan, yan, yan. Mahaba yan, maliit pa ako niyan. Yun yung piklat na yan. Maliit pa ako nung masugat yan. Yan ang ginamit ni tatay na piniga para tumigil yung malakas ng dugo. Ito, itong halaman na ito. So, napakagandang gamot yan sa sugat, mga kawaki. Pang emergency yan, kung alimbawa nandito ka sa bundok, ay wala kang makukuha kagad na gamot di botika. O, ito, pansamantala. Napakaganda nito. Elepante, elepantihan, or sentimento ang tawag niya doon sa amin. Komento rin kung anong tawag dyan sa inyo, mga kawaki. Ayan, mga kawaki, si Kaimas ay namumroblema sa tinilas niya. Sinuot ni, kwan eh, ni Bagat, nasira. Kasi madulas tindahan yan, umulan dito kagabi, mga kawaki. Ano. So ngayon, nandito na tayo sa, ito yung pinakasintro ng sityo kumbahan, mga kawaki. Ayan, o, pag binaybay natin yan tuloy-tuloy doon, may makikita ito doon na basketball court, yung pinaka-plaza nila, no? So, ayan, malapit na kami sa ilog na gusto namin paliguan, mga kawake. So, ayan, punta na tayo doon, mga kawake. Dito, Kabagat. Ito, may pinaka-plaza sila rito, ayan, o, malaki rin. Meron silang basketball court dito. So dito daw papunta yung papuntang ilog doon daw. Yan. Bitbitin mo. Bitbitin. Baka mamaya matinik doon mamaya. Ayan, maputik eh. Oh, umulan dito kagabi, malakas ang ulan dito, mga kawaki. So ayan yung mga habal-habal ng mga motor. Yan. Dito na kami dadaan sa mga puno ng nyug, ang daming nyug dito. Yan. Nangyari sa ano sabi mo kanina, kahit wala kang lupa, magkakalupa ka talaga dito? Magkakalupa ka talaga. Bakit? Maglakad ka lang na nakatinilas. Ayun. Tingnan mo, may iuwi na ngayon ako lupa. Ayun, grabe. Sige, sa'yo na yan. Ako marami rin eh, oh. Ayan, mga kawaki, oh. Oh. Marami rin ako, sinasabi niya. Talagang kusa ka magkakaroon ng lupa dito sa lugar na to. Ito, malapit na kami sa ilog, mga kawaki. Oo, papunta pa lang pala dito, solve ka na. Kakapagod kaya ka, mga kawaki. Oo. Pero ang kinaganda dito sa kanila na to, parang liblib na lugar na. Pero, pansya, may kuryente sila dito, mga kawaki. Ayan. Napakalaking puno ng sampalok, oh. Mga kawaki, oh. Yan, oh. Ang laki. Punong sampalok. So, ayan. Daanan lang natin yan. Ayan, medyo malapit na tayo sa ilog, mga kawaki, ano. Kanina, malapit-lapit na. Ngayon, ito talaga malapit na. Maririnig na natin dito yung lagaslas ng tubig. Yung agos ng tubig ba? Saka yung mga tao dito na yan, oh, ingay ng mga tao na liligo. Ay, ito na nga pala. Medyo malalim na ito, mga kawaki. Palusong, oh. Naku, madilim ang tubig. Ayan, oh. Lusong ka dito. Medyo madulas to, mga kawaki. Medyo ingat ako dito kaya mukhang madulas nga. Palusong. Yeah. Kapit ako dito sa mga sangaw. Ayan. Ito, may mga bata dito na naliligo. Ayan.
Ayan. Dito. May brandilya dito eh. Ayan. Ayan. Waki-wak. Oh. Wala na. Doon banda mayroon din doon. Madaanan. Ayan. Mga batang naliligo. Mga kawaki. Diyan rin sa mandan? Oo. Di lasang kape. Ayan, si Kahimas. Ay, iba ng pangalan mo ngayon. Pinagsama yung si Rina sa kayo Sukoy? Pinagsasamay ko kasi namin ang cover. Ayan. Sinasabi ko sa inyo, naiilog na kulay ko. Kasi po. So yan, mga kawakin, nandito na tayo sa pinakapaan ng ilog. Ayan o. Ayan, parang may pinakapangpang siya dito. Papunta roon o. Yun. So ito ang sinatawag na ilog ng kape. Kasi maliligo tayo sa kape. Ibig ko sabihin, kulay kaping tubig dito. Kaya ganito to, mga kawake. Dahil sa umulan kagabi ng malakas, kaya yung agos mula doon sa bundok, pumunta dito. So naging kulay kape siya. No? So tayo, naliligo sa kape. Okay lang, mag-video ako dyan sa inyo. Ayan. Ayan, sino ba sa inyong nakaranas ng katulad nitong eksena? Ayan o. Yung isang diwata doon sa dulo, makikita nyo, naglalaba. Yun. Anong tawag dyan sa ganyan? Ampas-ampas? Ayun. At tawag pamukpok. So, ang tawag sa'yo, ikaw yung babaeng pukpok. Kasi namumukpok. Biro lang yun, mga kawaki, ano? Oo, pag sa Tagalog kasi ay parang pangit pakinggan, ano? Namumukpok, babaeng pukpok. Kaya naman ang ganun ang tawag kasi ang paglalaba dito, kung sa atin doon ay gumagamit tayo ng washing machine, siya naman ay gagamit ng pamukpok. Kaya in short, siya yung babaeng pukpok. Biro lang mga kawaki. Nagpaalam naman tayo kay ate. Oh, ayan. Yung sa likod mo, anak mo yan? Ayan. Ayan, ang ganda dito. Oh, dami yung labahin. Oh, dito, only water dito. Tsaka, very expensive kasi yung ginagamit ang tubig dito, kape. Oo, oh, saan makakita isang tasa nga lang ng kape. Alaga ng 150 pesos doon sa sikat na restaurant doon sa amin. Dito, ginagamit lang pang laba yung kape. Mm-mm. Grabe, mayroon pa doon sa dulo. Yan, i-close up po. Yun, oh. Mayroon pa doon sa dulo. Naglalaba din. Oo. Ate Madam, okay lang. Binibidyohan kita. O, yun. Taas lang yung paa, yung kamay. Ayan. Okay dito. Doon sa dulo, mayroon pa. Mayroon pang ilog doon. Pero parang wala na po nakikita ang naglalaba. Sige kayo. Ayun. Oh, parang pista, lalo na siguro nung tag-init, ano? Oh, nung tag-init daw, ito, punong-puno daw ito ng mga labandera. Ayan, oh, hanggang doon yun, oh, punong-puno daw sila rito. Eh ngayon, natimpo naman magang-maga pa kami pumunta rito, kaya medyo kunti pa lang. No? Ang napakalinaw siguro nito nung tag-init, ano? Oh, napakalinaw daw itong ilog na ito. Ayan. Tsaka pag tuloy-tuloy yung pandito, yung ulan, eh tumataas daw ito ng husto, tubig dito. Kasi yung tubig dito, mga kawaki, ay galing sa kabundukan. Mm-hmm. Ayan o. Pakicomment nyo nga dyan sa ating comment section, mga kawaki, yung mga namuhay noon sa probinsya at nakaranas ng... Ayan, si Kahimas. Ano yan kay Mas? Sa amin ito sa... Ha? Dito, talangka. Malapit ka dito kay... Pero, para makita natin. Ano kung ano tawag dito? Ayan. Dahil sa akala ko, kakagatin ako. Yung pala, napakalambot naman ang kanyang... Ah, lugon siya. Ayun, oh.
Ay, ah, kwan ito, boss? Ito ang ipi. Pero gumagalaw eh, buhay oh. Buhay talaga. Oh. Kimpuhan ko. Oh. To. Oh. Ayan. Pagkalutuin mo ito, pati itong mga sipit saka mga paa, pati itong shell niya, ay pwede itong makain. Dahil ganun ang ginagawa namin pagka kami nagluto ng ganito kalambot. Lugon ang tawag dyan. Lugon. O yun. So yan mga kawaki, si Kahimas ay nakahuli ng tinatawag na lugon na at talangka ito. Talangka. Oo, talangka ang tawag dito mga kawaki. Oo. Yung ganitong lugon, sarap to ikilaw. Ay. Oo. Para. Oo, yan ang tawag dito talangka mga kawaki. Mayroon pala dito. Saka marami din daw dito mga dalag, mga tilapia, mga hito. Magka kagaya niyan, tagulan na. Oo. Dito sa lugar na ito, mga kawaki. Ano. So, ayan. Tapos ba, yung hangin dito ay sariwa. Hindi siya polluted. Hindi kagaya doon sa amin sa syudad na talagang ang usok doon, malupit. Halo-halo na yung usok doon. Lalo ng mga galing sa sasakyan, ano. So dito, swerte yung mga tao dito kasi nandito pa sila sa lugar na sariwa ang hangin. Pangpahaba ng buhay ito, mga kawaki. Ayun, si Kabagat. Nandun, no? Sa dulo. Saan ka ba galing, Kabagat? Ha? Ah? Ayun, galing daw sila doon sa kabilang asinda. Napakalapad ng lupa nitong taong ito. Kahit saan tayo magpunta, may asinda ka? Masyadong malupit ka, Kabagat. Sabi ko, kahit saan tayo magpunta, may asinda ka? Oo. Pagkakilan lang dito sa nahuli ko na to. Ano bang pinagkaiba nyo doon sa nahuli mo kanina? Kanina, bagaman yun ay malambot, ito naman sobrang tigas. Oo. Pero, ang tawag dito, pagka ganito ang isura ng dibdib nitong talangka na ito, ito ay babae. Ah, kasi palakad siya, no? Oo. Pagkapatulis lalaki. Pagpatulis yan, lalaki. Ayun. So yun, alam nyo na ngayon kung paano babae at saka paano yung lalaki. O, parang yan. Sa tao din, ano? Parang sa tao din. Pagpatulis, lalaki yon. Lalaki talaga. Pagpalapad, yun. Babae. Babae. Ganon pala yun. O, sige, sige. Sige, Kahimas. Ako naman ang videohan mo, mga Kahimas. Talangka. So, ayan. Ayun, ha? Dulublob na tayo ngayon, mga kawaki. Pansamantala, si Boss Kahimas muna yung hawak ng ating cellphone. At saka cellphone niya rin yan. Ang iniram ko kasi nabuhusan ako ng memory. Oo. Yung mga plan niya, kaya wala na kayo sahod. Oo. Ha? Mawala na kayo ng sahod. Ganyan. Ayan, kasama ko si Kabagat. Naliligo tayo sa kape. Tubig na kulay kape. Ay, ang lamig. Ang lamig pala dito. May makapa ko dito. Ha? Andito. Dapat ka dito. O yan. Napangalanan na talaga yan, yung lulutang na yan, daw yan si Kabagat. Ginising ako ng alas 12 ng ating gabi, ginising ako niyan. Ang lupit. May binagat daw siya. Alam niyo ba ibig sabihin ng Kabagat, mga kabaki? Yung mga biglang lumulutang sa gabi na kakaibang nila lang ba? Yun. Yung nakakatakot ba? Eh, takot pala yung aswang sa bagat. Di ba? Ibang klase ito tayo. Ano ka, takot yung aswang sa bagat? Takot yun? Ha? Takot. Oo, pero tayo naman hindi mukhang bagat. Lalo na yung may hawak ng kamera namin eh. Mukhang vampira to eh. Bagat ito natin eh. Akalain mo kaya hindi kami naswang kagabi kasi may mukhang vampira tapos yung isa dyan, bagat. Ay, alas 12 ng ating gabi, nagkwento ng aswang. Ha? Kinwentoan ako ng aswang. Oo. May kwento kasi sa likod ng kung bakit nabuo yung Kabagat TV, ano? May kwento. Tal, sintro, ayan, ganyan, tal.
Ah, oh, sintro 'yan. Sintro hanggang doon. Kuha hanggang doon. Asan ang pinakasinto? Ito. Yan. Yan, yan. Sige. Hindi kasama 'yung dalawa. Oo, eh. Kasi ayaw nang isa. Eh, sumali ni Inday eh. So ayan, mga kawaki, halika na dito. Kay Mat, huwag ka maglalayo kabagat. Uy, uy. Huwag maglalayo tayo eh. Kabagat. Oo. Oh. Bakit? Kwento mo na sa amin. Paano mo nangyari na takot ang aswang sa bagat? Kwento mo mula simula. Para maintindihan itong ating mga subscriber. Ito ka banda. Para medyo marinig yung butin natin doon. Malayo yun eh. Kailangan sigaw tayo dito. Kwento mo nga sa amin. Paano bang nangyari na natakot yung aswang at saka manananggal sa bagat? Nung araw kasi. Hindi pa masyadong marami yung karoon. Oh, sige, marami. Tanggalan na ganito mo, tanggalan. May muta pa. Muta pa. May muta pa, tika magat. Namagat ka kagabi, ano? Hindi pa masyadong marami yung tao. Ah. Eh, madalas pang gumagala yung mga ibang nilalang. Ayun. Tapos? Itong si Bagat, nakaabang na doon sa daanan. So yan na si Bagat to. Bago ang nangyari, ito naman si aswang naglalakbay. Mga ngaswang siya? Mga ngaswang siya. Okay. Ang problema, nabulaga siya doon sa daanan, kaya nagulat siya, kaya lumipad siya. Kaya nasasabi ko na mas matapang yung Bagat kaysa aswang. Anong nagulat? Nagulat. Parang binigla siya na binulaga. Ayun. Oh. Ibig sabihin yung aswang, nung biglang nagpakita si Kabagat, ay si Bagat. Lumipad. Oh, sabi niya, natakot. Sabi niya sa Bagat, ay, Bagat. Sabay lipad. So, kaya mas matapang yung aswang, Bagat, kaysa aswang. Ayun. Yun ang nasaksihan ko sa kanila. Pero saan ka ba nang ngaswang yung time na yun? Madalas ako mga suwang sa kapitbahay. Ayun. Sabon tayo dito. Kawaki. Sabi ko kasi nyo, sabon para panglabang birada ko eh. Pero mamaya, shampooan ko to. Shampooan talaga. Grabe oh, parang ayaw nang tumalab yung sabon panglaba doon sa dalawang araw kami hindi naligo. Grabe. Yung libag namin, nakunat pa doon sa libag ni Jonathan. Shout out kay Jonathan. Ayan. Shout out kay Kabisnes, Idol Kabisnes, Papa Dins TV, at saka yung mga kagwang. Shout out ko sa inyo. Ayan. Dito lang ako sabi. Saka simple shout out sa mga taga rito. Sa lugar na ito. Kabagat. Oh, ano ngang lugar itong ilog na to? Kumbahan. Kumbahan. Boundary lang. Oo, bumbahan. Ano? Sumbahan. Sumbahan nga. Boundary lang, ano? San Andres at saka Aurora. Quezon. Quezon. Sipin mo, layo ko lang na napunta namin, no? Boundary ng San Andres at saka Aurora. Oh. Quezon po ito, mga kawaki. Nakawaki na naman. Kita mo to, ha? O, meron na naman. Ay, marami pala dito. Mayroon akong dalang shampoo. Di ba sabong panglaba kanina ni-request ko doon kay Juan? Oh. Ayan oh, sa atin yan lahat yan. Sige, cut muna yun to. Ilan na yung anak ni Rodigan? Mga malalak na. So yun mga kawaki. Tapos na kami maligo. Ngayon, pauwi na kami naman ngayon. Papunta kami doon. Ito, si Kahimas ay... Ready ka na? Ready na! Oo. Oh. Uwi na tayo. Ayan. Saka may isa pang matso doon sa likuran namin. Oh. Ayan. So, ayan. Pakita kami dito, mga kawaki. Ayun. Nauna na. Susunod na si Kahimas. Ano? Mamaya, may maya ka na na, bro? Talagang kami naman. Yeah. Ito, paakit kasi ito, mga kawaki. Ayan. Sumbahan River. Sumbahan River po yung aming niligoan, mga kawaki. Grabe, ang daming nyug dito, mga kawaki. Nalalaglag yung mga bunga ng nyug dito.
E dito sa doon sa amin, e doon dyan sa atin, napakamahal ng mga nyog, diba? 30, 20, 20. Dito nakakalat lang. Ayan, tignan nyo mga kawake. Kinukupra lang kasi mga nyog dito. Gamit lang nila pang kupra. Yung iba ginagamit din pang gata. Yung mga personalan nila gamit dito. Pero kadalasan, kinukupra na lang. Kasi ang transportasyon dito mahirap. So kung kupra, yung pinakalaman na mismo, yung bubuhati nila sakay sa motor o kaya sakay sa kalabaw, hila yun ang kalabaw mga kawake. Ayos. Ayos na yung kalsada, makadiretso na yung sasakyan nyo dito. Oo nga pala mga kawake, yung problema talaga nila din dito, kagaya rin doon sa amin, talagang hirap din ang kalsada dito, lalo na sa pagkatagulan. Nandyan, makita ninyo dyan sa daanan, nandyan nakabara yung jeep dahil hindi na makaakyat dahil sa hirap ng daanan, puro putik. Puro putik mga kawake. Ang lugar nito, Humbahan? Humbahan. Humbahan. Sityo, Sityo, Humbahan, Pagsangahan. Dito Humbahan, Pagsangahan, San Francisco, Quezon. Ayan, baka makita nung ating butihing mayor dito. At mabigyan pansin tong inyong kalsada, ano? Kasi pangunahing transportation nila dito, pangunahing produkto nila dito, mga kawaki, yung mga nyog, ano? Nyog, uling. Uling, napakahirap sa kanila kapag kasira yung kalsada, hindi sila makapag-transport ng kanila mga produkto. Kaya sana po mapansin ng mga kinaupulan. Si Doktora, Gobernur. Ayan. Ayan. Gobernador Tan. Ayan, Gobernur Tan. Sana po makita niyo yung kalagayan ng mga tao dito at baka matulungan niyo ng agaran agad. Ano? Dahil yung produkto namin, pasaan na dyan sa kahirapan. Nandun yung sasakyan sa taas, pasaan sa tao. Pasaan na lang? Oo. Pastag hirapa, oo. Budlay kayo? Budlay kayo, Dok. Oo. Ayan lang. Ayan. Kawake, so, yan lang kawake. Yan. No? Si Calvo, baka napin kayo, baka wala naman masaing yung sunod araw. Yung sinasabi yung Calvo, mga kawake, yung kanina yung interview natin. Ano? So, ayan. Ano malay natin? Baka may mag-sponsor, ano? Salamat din sa interview ninyo para marinig ang mga makarating sa taas. Ayan, sa mga kinakukulan dyan po. Ano? Malaking problema nila dito talaga yung kanilang kalsada. Sige po, salamat ng marami, boss, ha? Sige, salamat din. Okay.